Batay sa pagsusuri ng NBI, tila tumutugma ang salaysay ng kampo ni Bong Navarro sa kuha ng CCTV sa condominium kung saan umano siya binugbog. Pero ang kampo ni Denise Cornejo ay giniit na hindi pinakita ang buong pangyayari sa video na posible raw na tamper. May news to go si Mav Gonzalez. The CCTV only tells part of the story and we are not even sure if the CCTV is clear, has been tampered, or whatever has happened with that. You're only seeing part of it, you're not seeing the whole story. Hindi natitinag ang kampo ni Denise Cornejo sa CCTV footage na ipinakita ng NBI sa publiko kahapon na tila nagpapatunay umanong totoo ang sinasabi ng kampo ni Bong Navarro. Ayon sa kampo ni Cornejo, hindi naman ipinapakita sa CCTV footage ang buong kwento. Kaya sa halip, may eyewitnesses daw silang magpapatunay sa kanilang sinasabi. Kahapon, isinapubliko na ng NBI ang CCTV footage na kuha sa condominium ni Cornejo noong gabing naganap ang insidente. 10:38 PM, makikita ang pagpasok ni Navarro sa kondo. Bit-bit ang isang paper bag, lumabas sa second floor ng kondo papunta sa unit ni Denise. Wala pang isang minuto, pumasok naman si Denise sa elevator at dumiretso sa ground floor. 10:41 PM o 3 minuto mula nang dumating si Navarro sa kondo, dumating naman si Cedric Lee at makikitang mag-isang sumakay sa elevator at bumaba sa second floor, ang palapag kung nasaan ang unit ni Cornejo. Ayon sa NBI, makikita ditong wala si Cornejo sa kondo nang dumating si Cedric, taliwas sa pahayag ng dalaga na naabutan ni Lee sa akto si Navarro na hinahalay ang dalaga. Sinasabi ni Cedric na nakita niya, caught in the act niya na nire-rape doon sa loob ng kwarto. Paano mangyayari yun? Kumbaga, there's a physical impossibility na makita niya na may abutan siya doon sa kwarto na yun na nire-rape when in truth and in fact, si Denise is nasa labas na. Simula 10:43 PM, magkakasunod nang dumating ang mga kasamahan ni Cedric, si Ferdinand Guerrero at isang di kilalang lalaki, isang kinilalang alias Mike at ang kapatid ni Lee na si Bernice. 10:59 PM, magkasamang lumabas sina Cedric at Bernice. 11:01, nakuna nang bumalik si Denise. Kasama na niya noon sina Cedric at Bernice. Sa kabuuan, mahigit 30 minuto na natili si Navarro sa condo unit hanggang sa ibaba siya ng grupo ng 11:13 PM. Ito po yung si Bong na allegedly sinasabi niya nakatali na siya. Nakapalibot kay Navarro sina Denise, ang magkapatid na Lee at iba pa nilang kasamahang nakitang umakyat ng kondo. Naroon din si Zimmerans, ang kasamahan nila Cedric na martial arts expert daw. Pero may kasamang dalawang lalaking hindi raw nakita sa CCTV na umakyat ng kondo bago dumating si Navarro. Hinala ng NBI, posibleng nasa itaas na ang dalawa bago pa dumating ang aktor. May dalawang lalaki na lumabas doon sa room ni Miss Denise. So, ibig sabihin, ando na sila ahead of the Mr. Bong Navarro and the group of Cedric. Hihingin daw ng NBI sa pamunuan ng kondo ang mga kuha ng CCTV bago pa dumating si Navarro para malaman kung anong oras dumating ang dalawang lalaking iyon. Dahil sa CCTV footage, may nakakilala raw sa dalawang lalaki bilang sina JP Calma at Jed Fernandez. Ipinapasampina na sila ng NBI. Nakunan din ng CCTV nang lumabas ng kondo ang grupo ni Cedric kasama si Bong bago tuluyang lumabas ng gate ng kondo at sumakay sa sasakyan at dumiretso sa SPD para magpa-blotter. Ayon naman sa abogado ni Navarro na si Attorney Dennis Manalo, gagawa sila ng hakbang para mapigilang umalis ng bansa ang mga akusado, lalo pat lumabas na ang laman ng CCTV footage na maaari raw magdiin sa kanila. But wouldn't you ask for the DOJ to issue a lookout bulletin? Probably we will do that. Mav Gonzalez, GMA News.